Kami po ay nasa chapel ng Salawag. Dito po kami inabot ng alas 3. Meron po kaming Bible study kanina, kaya nagpaiwan po kami. Tatlo lamang po kami rito at malayo po sa akin yung dalawa. Kaya magtatanggal po ako ng face mask. Hirap na akong huminga. Kanina pang umaga, naka-face mask ako at nagturo after lunch. Siguro po ay hindi po delikado na magtanggal ng mask ngayon. Okay, at may share ko po ang ating screen at pinamagatan po ating mensahe na Kristiyanong katiwala ng mga pagkakataon, talino at kakayahan. So salamat po at kasama natin ang bawat isa ngayon yan sa Pilipinas Farm, kasama sila Brother Josh at sila Sister Mar sa Greenbelt area ng San Juan. At nairo po tayo mga kapatiran sa Facebook Live. Ang palagi po nating kasama si Sister Sally Urbano. Kasi po lagi po natin siyang kasama. At sa pagkakataon po ito ay kasama rin diyan si Kevin namin. Mahina raw ang signal niya kaninang umaga. Kaya babawi siya ngayong hapon. So ito po ating papaksayin at ako po ay nagagalak. Itong mga nakaraang mga buwan ay nakikita ko po ang mga kapatiran na nagiging mabuting katiwala. Katiwala sila ng mga opportunities, no? Pagkakataon. At ng kanila pong mga kakayahan or talents at mga abilities po nila. At para magkaliwanagan po tayo ng mabuti ay i-define po natin ang ating mga termino. O, Kristiyano, ang ating ibig sabihin ay tayo na mga naging tagasunod ng ating Panginoong Hesus na ayon sa 1 Pedro Kapitulo 4:16 ay huwag ikahiya ang pangalang ito kung tayo man ay maghirap ng dahil sa pangalang ito. Mga Kristiyano na ayon sa chapter 2 verse 9 ay nasa isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So ang mga ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano o grupo ng mga Kristiyano, ang iglesia na kinabibilangan po natin na siya pong tinawag mula po sa kadiliman. And that is the essence of being a church. Ang iglesia ang tinawag. At ang pagiging katiwala ay nanahulugan ng tagapang-alaga ng ari-arian ng iba. Nanahulugan na hindi atin yung mga pinagkaloob na yan, pinaiingatan na yan, at mayroong totoong nagmamay-ari. Yan po ang katuturan ng salitang katiwala. Steward sa Ingles, isa lamang siyang manager, caretaker kaya, no? O kaya supervisor of the property of another. Mga terminong magagamit natin, equivalent siya sa word na katiwala. Kaya pag sinasabi natin ang mga Kristiyano ay mga katiwala, sila ay binigyan ng mga bagay-bagay o mga kakayahan na nagmumula sa Diyos at kung paano nila ito pagyamanin, paano nila ito gagamitin. Karagdagan po nito sa mga ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid, ay ang mga pagkakataon or opportunities. No? Opportunities, a chance for progress or advancement as in a career, no? Pagkakataon natin na tumaas, umangat ang ating mga trabaho o ating mga posisyon sa ating mga trabaho. Hindi lamang ito opportunities na mga bagong trabaho kaya, no? O opportunities ito na mapabuti, mapaganda ang takbo ng ating buhay. Mari po ito ang ipagkatiwala sa atin. O ang ating mga talino kaya or talent. Sa English is our gift or natural abilities, na kung saan ay binigay nga naman sa atin ng Panginoon. Ability na
mula pa pagkabata ay meron na po tayo niyan. At alam naman natin, iba-iba, magkakaiba ang ibinigay ng Diyos ng mga abilities or gift or talent sa bawat isa. And then ang pangatlong salita na sa ating talakayin ay ang kakayahan na translated din sa English na abilities, or these are more of talents that are developed. So nasa iyo na yung talent pero dinevelop mo pa siya, yun ang appropriate word ay abilities. O another word that we use ay ang word na skill. Yan. Meron na tayong kakayahan magsalita halimbawa pero pinagbuti pa natin. So meron na tayong skill ng pakikipag-usap. Magaling na tayo sa communication. Yan, no? So ito pong tatlong ito, opportunities, talents, and skills, ay ang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa mga Kristiyano na katulad po natin. At ang sabi ko, pinatutuwa ako, no? Itong mga huling mga panahon ay nakikita ko ang mga Kristiyano na nagiging mabuting mga katiwala nitong tatlong bagay na ito. Eh gusto kong ma-enhance po ito, no? Bigyan natin ng pansin pa para lalo pang gagaling itong mga kapatiran natin o tayo. Lalo pa natin pagyamanin ang anumang mga blessings na tinanggap natin mula sa Panginoon bilang mga katiwala niya. So, ano ang basihan ng pagiging Kristiyanong katiwala? Anong foundation po nito? Ang principle na mayroon po nito? Well, wala pa po sa lumang tipan. Psalms chapter 24 verse 1 at ganoon din sa Psalms 50 verse 12 ay nagsasabing ang lahat-lahat naman talaga na narito po sa sanglibutan ay nanggaling sa Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Walang exemption, ano po, galing lahat ito sa Panginoon. Deuteronomy chapter 10 verse 14, narito sa Panginoon mong Diyos. Nauukol ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, sampo ng lahat ng nangariyan. So hindi lamang tuloy sa lupa, no? Sa langit pa. At hindi lamang dito sa ito yung lupa, sampo ng lahat ng nangariyan, sabi po ng talata. So wala pong debate, no? Wala pong discussion, approve po tayo niyan. Nakasulat po eh. Hindi tayo makapagreklamo, hindi tayo makapagkatwiran. Ang Diyos ang nagbibigay ng katalinuhan at kakayahan. Hindi lamang yung mga material things, physical things, kundi pati na po ng katalinuhan at kakayahan ng tao ay nanggaling din po sa Diyos. Exodus chapter 31 verses 1 to 6, well verse 3 specifically, ang sabi po roon, at aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Tumutukoy, verse 6, at ako narito, aking inihalal na kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan. At sa puso ng lahat ng namaalam na puso ay aking isinilid ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking iniutos sa iyo. So yung mong abilities, yung kakayahan, yung skill, ay ibinigay pa rin po ng Diyos. Oo nga, nadidevelop po natin, pero naroon po rin po ang katotohanan na nagmumula po sa Diyos ang lahat ng ito at nai-enhance lamang natin, napapabuti lamang po natin, nai-improve lamang po natin at yun ay sa tulong pa rin ng ating Panginoong Diyos. Gawa Kapitulo 7, versikulo 25, sabi naman po rito, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin, Diyos, ay nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Wala po tayo maaaring ipagyamang sa Diyos na sa ating sarili ang mga bagay-bagay na anuman sa ating buhay, lalo-lalo na ating pong hininga. Pinahiram na lamang po sa atin ito at yung mga nagagawa po natin ng dahil sa buhay na ipinahiram ng Diyos ay sa Kanya rin po natin actually ay sinusuko o kaya ay pinagkakatiwala sapagkat sa Kanya naman po ang mga ito. 1 Corinthians 4:7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit yung tinanggap mo ay bakit mo ay pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Nagtatanong si Apostol Pablo, patanong actually, na nagbibigay po ng diin
na wala tayong anuman na hindi natin tinanggap mula sa Kanya. At dahil tinanggap naman natin ang lahat na nasa atin, eh ano pa ang ipagmamapuri po natin? Okay? Wala tayong pwedeng ipagyabang. Lahat ay nanggaling sa Diyos. Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Mga talatang nagsasabi lamang, nagpapaalala na lahat-lahat nga po ng ating tinatangkilik, lahat-lahat ng ating kakayahan, mga abilities and skills ay galing sa Diyos. Kaya wala ni isa man sa mga nilalang ang maaring magyabang sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao na sa kanilang sariling kayahan ay nagawa nila ang anumang nagawa nila sa buhay po na ito. So mayroon tayong mga sinasabing self-made man. Mayroon pang pagmamayabang eh. Nagawa ko lang ito sa aking sarili. Walang tumulong sa akin. Ganun, ano? Walang mga magulang, walang mga kaibigan, walang mga kamag-anak na tumulong. Kaya, walang kakayang tumulong sa iyo o pangmapasayo lahat ng iyan o magkaroon ka ng mga kakayahan na iyan. Mayroon. Ang may-ari ng lahat-lahat. Ang may kagagawan ng lahat-lahat. Ang Diyos. So bilang katiwala, bilang binigyan ng lahat-lahat ng ito, material man, o physical man, o mga kakayahan man, abilities and skills, and opportunities, bilang tungkulin ng katiwala, pananagutan natin ang anumang ipinagkatiwala po sa atin. Opo, ang kalinghagan ng talent, Matthew 25, verses 15 and following. Ang talent, by the way, ay hindi ito yung kakayahan na ating sinasabi ngayon. This is money sa mga Hudyo. At malaking halaga ito. Nawala sa isip ko yung specific amount. Pero masasabi natin na malaking halaga, sweldo ng buong taon, kung magkakamali, ang isang talent. So sa parable of the talent ay tinuturo po na mayroong tungkulin ang isang binigyan po nito. Yung isa nga binigyan ng lima, ang isa binigyan ng dalawa, at ang isa binigyan ng isa. No? Yung binigyan ng lima ay humayo at kumita pa, no? Ng limang talento. Yung binigyan ng dalawa ay ganun din, kumita pa ng dalawa. Yung isa, sa kanyang takot, sabi niya, at sinisipan niya yung kanyang Panginoon na nagbigay sa kanya ng one talent. At sinasabi niyang, alam ko naman na ikaw ay nag-aani sa hindi mo tinanim. At ikaw ay ganitong uri ng Panginoon. Kaya natakot ako. Ibinaon ko sa lupa. At ito na, nasa iyo na. Ang iyong talento. Anong sabi ng kanyang Panginoon? Ikaw na masamang alipin. So siya ang alipin na hindi gumanap. Hindi gumana na kanyang tungkulin, hindi mabuting katiwala. Unang Pedro Kapitulo 4, Jesus 11, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So na dapat pala ang mga katiwala, ang pinagkatiwala sa atin, no, ay dapat maging mabuti. Kaya ang tawag po doon sa one talent man sa Matthew 25 ay masamang alipin. Ang binigay sa kanya ay hindi niya pinagyaman. Tinago niya lamang. Hindi niya inisip anong makabubuti. Well, kung hindi man lamang sa kanyang amo sana, kung ano makabubuti sa kanya, sa pinagkatiwala sa kanya na mahalagang, malaking halagang pera. Pero hindi po niya inisip yun. Tinalo siya na kanyang takot kaya o pagiging irresponsable. Kaya tinago na lamang niya, binaon na lamang niya, kaya tinawag siya masamang alipin. Ang dapat sa mga katiwala ay mga mabubuting katiwala. Ang anuman pong pinagkatiwala sa atin, ay ipagsusulit po natin ito. Ito ang hulugan ng ating pagiging katiwala. Ito sa Lucas 16, 9-13. Verse 12 specifically sabi, at kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba,
Eh, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Okay. Pinagkatiwalaan tayo, binigay sa atin, alagaan ang property ng iba. Ang ari-arian ng iba ay hindi pa natin maisagawa katulad nitong masamang alipin sa Matthew 25. Now, sabi ng Panginoon, kung hindi pa natin kayang maging matapat sa kayamanan ng iba, eh paano na lamang kung sa atin? Alam niyo po yung responsibility na sinasabi natin, pag sa iyo pinagkatiwala, dapat na ingat-ingatan mo ito. Ano? Baka ingatan mo ito kasi alam mo, sisingilin ka pagdating ng araw, sa daktang panahon, hahanapin sa iyo yung ipinahiram sa iyo o yung pinagkatiwala sa iyo. Kung yung bagay na yun ay pinagkatiwala sa iyo at inaasahan ng nagtiwala sa iyo, nahahanapin sa iyo yan at pagsusulitan mo yan, eh ano na lamang kaya yung sarili mo? Hindi mo pahalagahan din yun. Hindi mo nga pinahalagahan yung ari-arian ng iba. Bagamat mayroon pong kakaibang prinsipyo ang mga tao, nakarinig na kayo ng sinasabi na wala silang pakialam kasi hindi naman sa kanila. Baliktad ano po, sa Bible, ang dating pinapahalagahan, yung ipinahiram sa atin, ipinagkatiwala sa atin. Pero mayroong reverse psychology kaya ang tawag doon. Maraming mga tao, halimbawa mga nagmamaniho ng mga sasakyan, bara-bara lamang. Bakit? Sabi nila, eh, hindi naman akin yan eh. O kabaliktaran ng Bible principle na kung hindi atin at pinagkatiwala lamang, lalo nating iniingatan. Yun pa kayang ibigay sa atin. So hindi po tayo kayang pagkatiwalaan ng iba kung yung sariling atin ay hindi pa natin kaya din. Ikalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 10, another principle, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Bahagi po rito ang pagiging katiwala natin. Pagbibigay sulit po natin, anumang binigay sa atin, material man, kakayahan man, abilities and skills, sasagutin po natin yan sa harapan ng Diyos. O kumustahin tayo, kumusta ba yung kagalingan mo na magsalita? Kumusta kagalingan mong umawit? Kagalingan mo kung ano-ano pa ang binigay sa iyo? O wag naman sana, ang sagot lang natin ay aywan ko. Ang nagtiwala po sa atin ay umaasa ng ating katapatan. Pangatlo pong tungkulin ng mga katiwala. Sa 1 Korinto Kapitulo 4, versikulo 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Napakalaga ang katapatan. Ang sabi nga po, ang magandang halimbawa ng katapatan ay ang katapatan ng iyong alagang aso. Well, marami tayong mga alaga, pero so far, ang sinasabi nila na best man's friend ay ang aso. Ibang pangalan nung nasa kwento na aso na laging sumasama sa kanyang amo bago sumakay ng tren yung kanyang amo. No? At nung namatay yung kanyang amo, hindi na nakabalik yung aso yun. Palagi pa rin doon, naghihintay. Naghintay pa rin sa kanyang amo. Katapatan ng isang aso. Aso na sabi ay isang gabi, tahol ng tahol. Hindi malaman ng may-ari kung bakit siya nagtatahol. Pinagpapalo yung aso. Pinagpapalo. Bakit tahol silang tahol? Kinabukasan, nalaman na naman na mayroon palang ahas na nakapasok at yun ang tinatahulan ng aso at nagipagbuno ang aso doon sa ahas. O, ganun, katapatan. No? Katapatan na required sa sinumang mga katiwala din naman ng Diyos. At tayo po yun, mga Kristiyano. Ating patunay ng katapatan, chapter 16 verse 10 ng Lucas, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami at ang hindi matuwid sa kakaunti ay hindi rin naman matuwid sa marami. Same principle, no? Doon na sa ating nabanggit kanina. Pagiging matapat sa kaunti, ganun din na sa marami. Well, sasabihin na naman ng mga kakaiba ang isip, kaunti lang naman yan eh. Kaunti lang namang halaga yan. Pwede nang lustayin yan. Eh kung kaya mo lustayin yung kaunti, baka kaya mo rin lustayin yung marami. At kung hindi ka napagkatiwalaan nga ng kaunti, bakit ipagkakatiwala sa'yo yung marami? See? Huwag natin i-reverse ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan. Mayroon pong siyasang hindi nararapat at maayos na paggamit ng ipinagkakatiwala sa atin.
Lucas 16. O no, 3, at sinabi rin naman niya sa mga alagaan, may isang taong mayaman na may isang katiwala at ito'y sinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanya mga pag-aari. At tinawag niya siya at saka sinabi, ano ito na nabalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay ka ng pagiging katiwala o magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa. Isa pong talinghaga na naman ng kahalagahan ng pagiging mabuting katiwala. Kapag tayo ay nasira doon sa ating pinaka-Panginoon, hindi niya tayo pagkakatiwalaan pa. Nararapat natin gamitin ang anumang pinagkatiwala sa atin ayon sa gusto ng may-ari. Mayroon mga nagtatrabaho ngayon, mga halimbawa gumagawa ng mga bahay. Gusto nilang ipilit yung gusto nila, no? Kakaiba doon sa gusto ng may-ari ng bahay. O eh, kapag nagka-problema yon, sagutin niya yon. Ang payo ko sa mga gumagawa ng bahay o anumang mga gawain, kung anong sinasabi ng may-ari, gawin mo. Para kung masira man, eh wala kang sagutin kasi yun ang sinabi ng may-ari. Nararapat at maayos na paggamit ng pinagkatiwala. Principle number 8, paggamit ng ipinagkakatiwalang bagay sa kapakanan o kagustuhan ng may-ari. Ito yung sinasabi ko. Kung anong sinabi niya, para saan yung isang bagay, ganun at ganun ang gagawin ng isang katiwala. 25 verse 27, gayon pala ibinigay mo sa ng aking salapi, sa nagsisipangalakal ng salapi at ng sa aking pagdating, ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Sabi ng Panginoon doon sa one talent man na natakot at nagsabi pa ng masama sa kanyang Panginoon na hindi naman daw siya nag-aani ng sarili niyang tinanim. At sa takot niya, binaon na lamang niya yung talento. Ang inaasahan pa lang ng kanyang amo, mga kapatid, ay sana inilagay sa bangko o pinagnegosyo para pagdating niya ay tatanggapin niya yung saganang kanya. Sa disappointment niya, walang nangyari. Nandun pa rin, isang talento pa rin ang sa kanya ay iniabot. Maaari nag-expect yung may-ari. Sana dalawa man lamang ang iniabot sa kanya, ibalik sa kanya. Kasi malaking halaga naman yung pinagkatiwala, pero wala po. So paggamit ng pinagkatiwalang bagay sa atin, inaasahan, no, na ayon sa kagustuhan ng may-ari ang ating gagawin. Mayroon nga pong gantimpala ang pagiging katiwala. So ang mga Panginoon, ang mga nagbibigay ng tiwala o ang mga nagpapahiram ay mga responsable naman. Katulad nitong nasa talinghaga sa Lucas 16, kung saan sinabi niya matapat sa kaunti, matapat sa marami at panadamihin pa. Kung pinagkatiwala sa isang alipin ng isa, ay pwede siyang pagkatiwalaan ng dalawa, tatlo at ng marami pa. Nangahulugan po ito ng gantimpala. Pinagkatiwalaan ka ng isang kakayahan at ginamit mo ang kakayahan mo na yan, padadamihin pa ang iyong kakayahan. Isa lamang na kakayahan na binigay sa iyo, hindi mo pa ginamit para sa kanya. Hindi mo pa pinagyaman. Bakit ka pagkatiwalaan ng maraming abilities and skills? 1 Timoteo 6:17-19, ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang dinanatili, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti at sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yung mga yumaman po sa mundong ito, isipin nila sila ay pinagpala ng Diyos. Meron silang mga reward na sa kanilang mga labors, pagtatrabaho. Sa kabila po ng lahat ng ito, na tinanggap nilang mga gantimpala na, no, ay mayroong expectation sa kanya ang Diyos, sa kanilang Diyos. No? Magsigawa ng mabuti, o magsiyaman sa mabuting gawa, mabigay, maging maibigan sa pamamahagi, at marami pa mga positive things, no, na dapat gawin ng mga pinagpala na. At sa huling bahagi ng ating pag-aaral, mga kapatid, kung paano ang paggamit ng ating mga pagkakataon, talinuhan at kakayahan para po sa Panginoon,
ay narito po ang ating mga suggestions sa pagkakataon, opportunities sa trabaho o kaya sa negosyo. Pwede pala itong mapakinabangan. Una sa gawain ng Panginoon ng pagpapadami ng mga congregations. O mayroong mga kwento na kung saan ang mga Kristiyano ay nagsama-sama na naghanap ng trabaho sa isang lugar. At doon sa isang lugar ay nagsimula sila ng congregation, ng iglesia ng Panginoon. So paggamit dyan ng opportunity na mayroong pakinabang ang iglesia ng Panginoon. Halimbawa, mayroong promotion sa isang nagtatrabaho. Ito malaking blessing. Mas malaki ang sweldo. Mas marami kang maitulong ngayon sa iglesia, sa kanyang mga gawain. Well, kalagdagan po dito, kung may promotion ka sa trabaho, ibig sabihin mas malaki na ang influensya mo at yung mga sakop mo. Yung mga kasama mo sa trabaho ay madali mo na lamang imbitahin. Madali mo silang ma-influensyahan na mag-Bible study. At nagawa na po ito ng marami mga ilang mga kapatiran po natin na alam ko. Ang katalinuhan o kakayahan po natin sa mission field, kailangan pa rin po natin ito. Mayroon tayong mga kakayahan o mga magagaling na mga kapatiran. Pwede silang maging mga tinatawag natin na para-missionary. Mga kapatirang tumutulong sa gawain sa missions. Pwede silang pumunta sa mga mission fields, maging mga karpentero doon, mga mason, mga laborer kaya o house builders, at matulungan ang mga missionary sa kanilang gawain na pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagpapadami ng mga iglesia ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar. O sa congregation natin mismo, may mga kapatiran na mayroong mga talents and abilities and skills na maaari po nilang tulungan yung lokal na iglesia. Opo, ariin natin ating talaga yung lokal na congregation. At ang lokal na congregation ay magdidepende sa mga kaanib. Huwag tayong maghintay ng ibang mga tao pa ang tutulong sa ating congregation. Tayo mismo ay ang gagawa ng mga bagay-bagay para uunlad ang ating congregation. Mayroong isang kapatid na nag-suggest, may idea na sinasabi niya, ano kaya ang mga engineers ng mga Kristiyano ay gagawa ng plano ng isang kapilya, sabi niya, at sa plano ito, nandun na rin yung magkano ang gagastusin. At ipipresent ito sa mga kapatiran na gusto magpatayo ng mga kapilya sa iba't ibang mga dako ng Pilipinas o ng mundo kaya. Isang paraan ito ng pagtulong sa congregation. Or another idea ay sa mga doktor naman o may kinalaman sa mga medisina. Lalo na yun, mayroon pong COVID. Pero idea po ito na maaaring magkaisa ang mga may kinalaman sa panggagamot at gagawa sila ng mga medical missions. Well, ito, nagawa na natin mga nakaraan, pero pwede itong maging permanente sa isang congregation na hindi lamang occasional ang pagsasagawa po natin dito. Ang mga kapatiran na mayroong magandang mga boses, pwede maging mga song leaders. Okay, ginagawa na ito ng mga kapatiran, kaya naku nga ay natutuwa. Mga kapatiran kababaihan na magaganda ang mga boses ay pwede rin namang maging mga suporta ng awitan sa mga kongregasyon. Huwag silang mahiya na lakasan ang kanilang boses para matabunan yung mga pangit ng boses. Hindi, walang pangit, okay lamang yun. Ibig sabihin ay para magamit yung kanilang boses. Walang magtatago ng boses sa ating mga awitan. O kaya may mga magagaling na mga organizers. Tumulong sila sa local church. I-organize ang iba't ibang mga gawain. O mga nakakaintindi ng human behavior. Tumulong sila sa pag-a-advise sa mga kapatiran po natin na mayroong mga suliranin. O kaya isang mga IT expert. Naku, maraming mga bagay ngayon na magagawa ng mga IT experts. Programmers. Lalo na ngayon at nauso na, napanahon na ang mga online worship services, online teachings, at so on and so forth na may kinalaman sa computer. Malaking bagay ang magagawa po ninyo, mga kapatid. O mekaniko, ang mga sasakyan ng mga preachers ay laging sira kasi mga luma. O malaking bagay, may tutulong ng mga mekaniko. O kaya ay mga agriculturists, horticulturists, may kinalaman sa halaman. O bakit hindi maghalaman? O plantitos, plantitas,
At gamitin niyo mga halaman niyo para maging kaibigan kayo ng iba pang mga tao na mahilig din naman sa halaman. O landscapers, o tumulong, pagandahin ang paligid ng sambahan. So marami tayong magagawa. Mga teachers din naman, of all levels in secular schools, may become teachers on Sundays or weekdays. Opo, para sa Sunday school. O dati, meron tayong mga tutorial centers. Ayan ang magagawa mo nila. Carpenters and plumbers, pwede pong magboluntaryo sa mga simbahan. Sila po tagaayos ng mga facilities ng ating mga simbahan. Oh, hindi po kaya lahat ng mga preacher yan. Bihira yung mga preacher na kaya pong lahat. O oh, ito, marami ito. Volunteers as cleaners. Madali po kasi yan. Call center agents, ano kaya magagawa ninyo? Marami. Magagaling sa mga pakikipagpintuhan eh. O oh, mga sales agents, property consultants, and etc. Marami tayong mga pwedeng gawin sa loob po ng local na congregation. At isa pong tanong, paano? Kapag gumawa ng servisyong kapatid para sa iglesia, pwede ba siyang itiway natin? O libre na lang? O babayaran din naman natin siya? Well, meron po tayong suggestion. Kung wala namang ibang source of income yung kapatid natin na magbibigay ng servisyo sa iglesia o sa local church, hindi naman po masama na bigyan natin siya ng kanyang pinaka, ibang tawag natin doon, no? O para meron naman siyang pambili ng kailangan ng kanyang pamilya. Ay kung sobra-sobra naman ang kanyang income, pwede na po ng ilibre yun. Okay? Pwede na po siyang libre. Pero kung kailangan din naman niya ang panggastos ng pamilya niya, ang church naman ay magandang mag-contribute, magbigay din naman. Isipin na rin natin na tulong na lamang sa kanya yon at sa kanyang pamilya. Total, tumulong din naman siya sa gawain ng iglesia. At in conclusion, mga kapatid, isang kwento po mula yata ito sa Africa na ang isang congregation sabi ay humingi ng tulong mula po sa mga kaanib. Ang ginawa nila, gumuhig na po sila ng bilog doon sa harapan ng kanilang simbahan. At nagsabi na maaring maglagay ng iba-ibang mga handog ang mga kaanib doon sa bilog na yon. So ang mga kaanib ay pumunta at naglagay doon ng mga kung ano-ano, no? Ang iba ay naglagay ng mga alahas. Oh, ang iba ay mga material na bagay. Pero mayroong isang tao daw na gulagulanit na ang kanyang damit at mahirap na mahirap sa tingin pa lamang, sabi ay siya daw ay naglakad. At pumunta doon sa bilog. Tumayo siya roon at ang sabi niya, ang sarili ko ang aking handog. Okay, ano? Okay po. At yon ang pagiging katiwala ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, maging mga mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon. So, maraming lang po ngayon. Ano pong i-share?